Hi guys! Welcome back again to my channel. For today's video naman guys, ang isi-share ko sa inyo ay kung paano mag-travel ngayon pabalik ng Pilipinas from Vietnam. So, ito ay para sa mga OFW or mga tourists na nagpunta ng Vietnam at hindi sure kung anong gagawin. Kung ano yung mga requirements kapag bumalik ka sa Pilipinas ngayon. Ito yung isi-share ko as to my experience. Kaya kung gusto mong malaman kung paano, then keep watching. Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo na itong i-share ko ngayon dito ay based lang sa aking experience. So, hindi ako travel expert. Pangalawa, meron akong mga shared videos about sa kung paano mag-apply ng tourist visa going to Australia in US. Interview experience, kung ano yung mga requirements sa pag-a-apply ng visa through online, DIY, yes, kayang-kaya nyo yun guys. Kung interesado kayo ay i-check nyo lang yung mga links sa my description down below. Now naman, balik tayo sa kung ano yung mga requirements kapag bumalik ka sa Pilipinas ngayon. So, upon check-in sa Vietnam, okay? Check-in requirements ay siyempre yung passport, return ticket, vaccine cert, and yung e-arrival card. So, yun yung apat na requirements na hahanapin sa inyo kapag nag-check-in kayo. So, yung e-arrival card actually is pareho lang siya ng One Health Pass. Difference lang ngayon, napansin ko is, so One Health Pass is kailangan mong i-attach yung vaccine certificate. And then sa e-arrival card naman is no need to attach your vaccine certificate. Etong e-arrival pass, eto siya, kailangan mo lang i-fill out sa online. So madali lang guys, it's about your personal information and a yes or no question and answer. Eh, about sa vaccine, yes, yun yung question doon. So yun lang. Kailangan yung i-screenshot. Pagdating sa Pilipinas, yung QR code, i-check din before you enter the immigration. So, dito pa lang sa Vietnam, sa check-in is, chine-check na din yung e-arrival card actually. And then, kapag balik sa Pilipinas, inuulit ko, bago ka mag-enter ng immigration, is meron mga guys doon na mag-check about sa QR code ng e-arrival card mo. Alam ko may magko-question dito na paano kapag ikaw ay hindi fully vaccinated. With this guys, ay hindi ako updated about sa not fully vaccinated or unvaccinated kasi ako is fully vaccinated with one booster, so hindi talaga ako aware or updated about sa status ng unvaccinated. Pero ang pagkakaalam ko, so i-check nyo ako kapag may napadaan dito at malitong sasabihin ko, i-check nyo ako guys, i-comment nyo na lang down below, okay? Ang pagkakaalam ko kapag unvaccinated ka or not fully vaccinated is kailangan mong mag-undergo ng quarantine, mag-self-test, antigen test. Hindi talaga ako updated. Siguro itong alam ko is noon pa. Hindi ko alam. Okay, so yun lang ang masasabi ko about sa pag-travel pabalik ng Pilipinas. Yun lang guys, sana may natutunan kayo today. At kung nagustuhan ang video, please click like. And yes, see you again sa susunod na video guys. So kung may mga question, just comment down below. Bye!